Samantala, hindi pa man tapos ang investigasyon sa pagbagsak ng eroplanong sinakyan ni dating DILG Secretary Jesse Robredo. Sinasabi na ngayon ng Civil Aviation Authority of the Philippines na aksidente ang nangyari at hindi sinadya. Pagpalya ng makina o tinatawag na engine failure ang sanhiraw ng pagbagsak ng eroplano. Nakatutok si Julio Segovia. As far as the accident is concerned, there it is established that there is no foul play. It is okay. An accident. Accident. Maybe it was an accident that was waiting to happen. Yan ang inihayag ng Civil Aviation Authority of the Philippines o CAAP kaugnay sa pagbagsak ng Piper Seneca plane na sinakyan ni yumaong DILG Secretary Jesse Robredo sa Masbate noong August 18. Ang pagpapatatag sa aviation industry talaga ang pakay ng pagdinig ng Senado. Pero natanong na rin ang CAAP kaugnay sa aksidente. Of course, gusto natin malaman kung may foul play talaga. Yun ang pinaka-importante. Kaibigan ko rin si Secretary Robredo. Lahat ng mamamayang Pilipino gusto malaman ng katotohanan. Hindi pa tapos ang investigasyon ng CAAP pero ngayon pa lang, sinasabi na nilang engine failure ang dahilan ng plane crash. Sa ngayon, sinusuri na raw ng Special Investigation Committee sa compound ng CAAP ang mga nagkahiwa-hiwalay na bahagi ng sinawimpalad na eroplano. They're going to tear down the engine to see what caused the failure. They have to turn down. Look at the parts, see what happened. Kahit pa engine failure ang sinasabing dahilan ng plane crash, kailangan pa rin daw imbestigahan ng mga taong magbibigay linaw sa aksidente, kabilang na mga opisyal at maintenance crew ng Aviator Air na may-ari ng Piper Seneca, lalo pat napag-alamang 40 taon na pala ang sinawimpalad na eroplano. Can you explain why Masbate Airport is open only from 6 a.m. to 2 p.m.? Sir, 6 a.m. to 2 p.m. is an 8-hour shift. There are no airlines operating after 2 p.m. in Masbate. Masbate is not used as an alternate airport. So siguro dapat kahit may tao lang tayo sa tower nila, no? At least to monitor kung ano yung nangyari sa paligid, for example, yung mga emergency landing like that. Nilinaw rin ang CAAP na si Captain Jesup Bahinting ang talagang nagpapalipad ng eroplano. Base na rin daw sa seating arrangement at hindi ang Nepalese co-pilot nito. No, he was seated in the right seat and the Captain Bahinting was in the left seat. That is confirmed. Ayaw nang idetalye pa ng CAAP sa media ang investigasyon at umiling ng isang executive session sa Senado. May 60 araw ang CAAP mula ng maganap ang aksidente para tapusin ang investigasyon. Layon din ang pagdinig na palakasin ng aviation industry sa bansa. Kailangan din daw maibalik sa Category 1 level ang Pilipinas sa International Civil Aviation Organization. Kaya rin tayo naririto para malaman din natin ang standing ng aviation natin dito sa ating bansa. At sa tingin ko naman baka by early next year, mabalik na tayo sa Category 1. Awan ng Diyos. Julio Segovia, Nakatutok, 24 Oras.